Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, magsisimula po tayo ng Dynamo modules. So ngayong araw na ito, sisimula natin ang module 1. Siguro hindi ko siya matatapos, so part 1 pa lang po ito. Ang Dynamo module 1 is about Dynamaps. Alam ko po na marami sa atin ang naghahanap ng correct way on how to present, paano i-present natin mga rooms, survey points, buildings, etc. So minsan gumagamit tayo ng SketchUp at saka ibang software para mailabas natin yung mga existing buildings surrounding sa ating projects. So sa pamamagitan po ng DynaMaps, pwede nyo pong gawin yun basically in a faster way. So open po natin ang ating Revit. So sa previous ko po na introduction ng Dynamo na i-share ko po na sabi ko ang Dynamo is a package inside Revit itself. So pag wala siya, example lang, i-download nyo lang at i-reinstall ninyo either yung Dynamo itself or ang Revit itself. Pero in 2020 version na, basically andyan na po siya lahat. So mag-open tayo ng new file. So sa new file, pwede yung construction template or whatever template na inyong gustong gamitin. So meron po akong standard Singapore template. At pag iyon ay wala sa inyo, normally, pag kaka-install nyo lang, ang meron dyan is yung US metric or US imperial. So kung nasa US metric kayo, pagpiliin nyo lang dito kung saan yung gusto nyo gamitin as template. Most of the time, ginagamit ko yung construction template. So copy natin. So pag-open nyo ng inyong template, basically, pupunta siya sa level 1. So, pag surveying something, kailangan natin gamitin ng site plan. So, sa site plan, makikita nyo yung itong project base point at saka itong triangle na survey point. So, pag start ninyo is magkadikit din sila. So, sa mga sumusunod natin mga topic, gagamitin natin. Kaibahan ng project base point at saka survey point. So, ayan. So, pagkatapos ninyo mag-open ng plan, pwede rin kayong mag-open ng 3D view by default para makita nyo later yung itsura ng iyong DynaMaps. So, punta kayo sa Manage tab at open ninyo yung Dynamo. So, sa huling Dynamo introduction ko, na i-download ko na yung DynaMaps. So, pag hindi nyo pa na-download, uulitin ko po yung process. So, pagka kayo ay nag-open ng inyong Dynamo, minsan may mga warning signs siya, i-close mo lang yun. At minsan, nag-hang siya, so i-close mo lang uli yung Dynamo. Ganun lang siya. So, hindi mo pa siya ma-open. So, bukas tayo ng new. Ayan. So, may error siya. Kasi may error dito. Pindutin natin ito. So, pagka ganito, i-close mo lang. At saka, i-open mo ulit. Minsan ganun. Ganun talaga yung Revit na minsan. So, i-open mo lang ulit. At saka, tatandaan niyo po, sa Revit, minsan, pag nag-corrupt ng ganun, yung mga hindi mo na-save, most likely, mahirap na edit. So, as much as possible, mag-save kayo ng mag-save. Save. So, gawa ulit tayo ng construction template. At, punta tayo sa 3D view. At, i-close natin yung level 1. Punta ulit tayo sa manage tab. Dynamo. At, tingnan natin. Sana hindi na mag-crash. Okay. So, open tayo ng bago. So, yan. Pag nakita niyo itong view na gantong, ibig sabihin okay yung iyong file. Kasi kanina di ba mayroon siya. So, meaning mag-i-error talaga. So, pag open ninyo ang Dynamo, basically, ganito yung itsura ng iyong window. So, naka-attach siya palagi sa open file mo sa Revit. So, interconnected sila. So, kung ano yung mga gagawin mo dito, applicable siya sa
open file mo o sa bagong file mo na ginawa. So, lagi niyong tatandaan na i-press itong automatic at i-change niyo ng manual. Kasi maraming beses na nag-automatic siya at medyo hindi maganda yung kalalabsan. So, advice po namin is lagi kang mag-check na naka-manual at i-run mo na lang. Kasi pag automatic run siya. And then, so dito, kung hindi nyo pa na-download yung DynaMaps, ang add-on nyo is wala, empty. So, itong mga to is, pinag-download ko na to. So, itong mga to is, especially yung DynaMaps, dito nyo makikita sa packages. Sa packages, i-search nyo lang DynaMaps at lalabas na siya. Kung halimbawa, mag-download ko lang kayo. Enter. So, pag press enter ninyo, lalabas na yung DynaMap na sa loob na kasi, no? So, ipipress nyo lang to. And then, i-download nyo na yung latest version. So, ayan. Tapos, pag pinalabas mo yung ang DynaMaps is in coordination with BIM Maps at saka API. So, dito ka sa view, puntahan mo yung DynaMaps. Kasi may sarili siyang mapa. Kumbaga. So, halimbawa, i-search natin yung sa may amin, San Dionisio, Paranaque. Philippines. Or ano na lang, Vietnam. Vietnam. Paranaque. Take me there. Yeah. So, dadalhin ka na sa map. Pag 1 mile, which medyo masyadong malawak. So, normally gawin ko lang 500 feet or 5 feet is okay siguro. Kasi pagka medyo malaki yung area, matagal din siya mag-generate. So, mag-focus tayo doon sa Miami dito banda. Sa Ilaya. Ayan. Ayan. Diyan kami nakatira. Sa may Palengke. Browse nyo lang. So, ito yung BIM map actually. In coordination. Coordinated siya sa DynaMaps. Saan ba yung sa amin? Andana. Ayan. Sa may hospital yun. Sa may St. Andrews. Ayan, ang kabihas na. Ayun. So, ayan. Pwede nyo i-browse yung map. Kung saan nakatuon yung ayun, San Dionisio Barangay Hall. Ayan. So, kung saan nakatuon ang iyong map, iyon din yung ilalabas nyo. So, tayo sa may barangay hall. Ayan, okay na siguro. Saan ba yung ano? Ayun, sinko. May Palengke, ayan, public market, Paranaque. Ayun. So, yan. Para may marami kayo. So, may 250 feet siya. Nating kamay. So, i-zoom in, zoom out niyo lang yung mouse. Para, yun. So, halimbawa, ito. Pagkatapos niyo na focus na kung saan ang area yung project ninyo, ipupush niyo ito, topo density. Pwedeng 20, pwedeng 10. I-check niyo yung units niyo sa Revit. Na nasa meter siya. Kasi nasa meter. Ito, nasa feet. So, imamatch nyo yung units sa DynaMap at saka sa iyong drawing. I mean, sa iyong model. So, punta ka undi sa iyong close muna natin. At iset natin yung units na close muna natin. Iset natin yung units ng iyong model. Ng UN. Tapos, palitan natin ang feet. Sabi naman ang decimal. Okay. So, okay. Match na siya. So, nakapit-pit na yung iyong unit. Yan. Which is 1 feet. Tsaka pa. Kasi minsan, nag-i-error pag in-export mo na yung survey data. Mag-i-error siya kasi hindi magka-match yung kanyang units. So, ganun. So, new ulit tayo at ilabas natin ulit yung navigation grid.
maglalaro dito mamaya. Ayan. Ayan. Para ma-navigate mo yung view. And then, ilabas mo rin yung iyong view. Dynamaps. So, balik ulit tayo sa ating map. Curve 6. Para specific. Ireno Avenue, San Dionisio. Pwede nyo ilagay yung complete na address. Para niya. Para niya, okay. Higit sa lahat yung country. There. Ayun niya, masyado daw mahaba. So, San Dionisio lang. Na siya doon. Ayan. Pacific niyo to. Ayan. So, ayan ulit tayo. Ayan. At Tabias 9. Ayan. Barangay po. So, may palengke. Ayan. Same. At saka public market. Yun. So, fit and fit. And pagkatapos, yung topo density, iset mo rin siya ng 20 or push to dynamo. So, pagka-push mo itong dynamo, punta siya dito. Try natin ulit. May problema. Lang natin. So, minsan gano'n, pagka kasi yung dynamo kasi, upgrade sila ng upgrade, minsan nakapag-iwanan nila yung API ng Revit minsan. So, normal lang yun na kailangan mag-out. Okay, new. Okay. So, iset na natin yung ating units sa para match na siya. Kasi naka-default ako ng so, itap nyo lang sa keyboard ninyo UN. Nalabas na yung units. Yeah. Tapos iset natin ng 1:10. Ayan. Punta tayo sa Dynamo again. Pagkatapos ay tayo sa Dynamaps. I mean view. Dynamaps. Siya sa gili. Setting. Press natin na yung setting geometry scaling. Minsan pwede mong gawing large or i-maintain mo sa medium. Gawin natin large siya. Pagkatapos ilabas din natin yung ating navigation rating. Sure. So, pagka ulit yung screen ko, no? Pagka wala ito, ilabas nyo lang. Tapos, i-click nyo yung right mouse, toggle. So, ayan siya. So, puntahan na natin yung ating kanyang. Kahit anong address pwede. Take me there. Yan. Yan yung address namin sa Pilipinas. So, tingnan natin kung maraming building siya. At pagkatapos, i-push mo po dynamo. So, nilipat na siya dito. Zoom out, zoom to fit. Kasi 1 mile. So, mag-zoom in tayo. Ng, yan. Push again natin. Gawin natin 20.
pala eh. So, pag wala, meaning, so makikita nyo dito sa inyo inabas nito online Dynamo, DynaMaps, Buildings, Building. So ayan na. So yun pala yung kalimutan. So ayan siya. Iyan yung mga building, mga bahay-bahay na nasa dito sa may amin. Para nyo sa Buildings. Okay. So nandiyan na siya. Labas natin yung navigation. So, ayan. So, iyan yung iyong map. At pag pupunta ka dito sa ito, lalabas yung iyong node. So, ito yung tinatawag na node sa Dynamo. Yung mga ito, ito yung mga node niya. So, ayan. Yung tinatawag na node. Script. Parang yung ano ba? Yung, so pwede mo siyang iurong, i-move, pwede mo siyang ayun yung move, ayan, okay, ayan, so pwede mo siyang i-move kung saan mo gusto, and then kung ano yung naandito sa iyong home, andito rin siya sa iyo, iyong 3D view ng iyong model. So, yan. So, gagawa natin siya ng roads at saka mga building. So, normally po, ang nangyayari is pag wala ito is ginagawa natin ito sa SketchUp, tapos or gagawin natin manually, tapos i-extrude natin yung mga building. So, sa DynaMaps, automatic na siya mag-extrude yung mga building at saka mag-compose siya ng mga roads. So, yan po ang ating part 1 ng ating DynaMaps. Abangan niyo po ang part 2. Gagawa na natin ito ng rooms at saka mga building at start tayo ng scripting. Salamat po. See you again soon. Bye-bye!